Kumusta mga Brad? Ang lihim na iringan sa loob ng Team Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga Brad. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na isa si Boboy Fernandez sa pinagkakatiwalaan ng People's Champ, Manny Pacquiao. Sabay na hinarap ng magkaibigan ang hirap ng buhay. Nasubaybayan natin ang pagbabago ng buhay ng dalawang magkaibigan simula sa wala hanggang sa sumikat ang mga ito. Utang ni Boboy sa kaibigan ang tinatamasang kaginhawahan ngayon. Si Pacquiao ang nagturo kay Boboy kung paano maging boxing trainer. Sa kabilang banda mga Brad, unang nagtagpo si Manny Pacquiao at Freddie Roach noong taong 2001 nang pumunta si Pacquiao sa Amerika para maghanap ng promoter nito. Hindi pa kilala ni Roach si Pacquiao dahil tanging ang mga laban ni Pacquiao ay ginanap lang sa Asia. Ito yung panahon na lumalaban pa si Pacquiao sa mababang dibisyon. Binigyan ng pagkakataon ng Amerikanong boxing trainer na itrain si Pacquiao. At pagkatapos ng maiksing insayo, ay sinabi ni Freddie Roach ang katagang, "Wow, this guy can fight." Umayon din kay Pacquiao ang tadhana na maging world champion ng mga panahong yun. Kinuhang replacement si Pacquiao para labanan ng Noe crowd favorite na si Lidwaba. Kinulat ni Pacquiao ang Amerika nang gulpihin ito ang Noe IBF Super Bantamweight Champion si Lidwaba. He's been caught by surprise. He's a good fighter. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 3, 4, 5, 6. Dito na rin nagsimula ang tambalang Freddie Roach at Manny Pacquiao. Fast forward tayo mga Brad. Nakilala itong si Boboy Fernandez bilang assistant trainer ng Team Pacquiao. Marahil hindi matatawaran ang nagawa ni Coach Freddie tuwing may laban si Pacquiao dahil ito ang gumagawa ng plano o estratehiya kung paano talunin ang kalaban. Sa kabilang banda naman mga Brad ay hindi rin pwedeng baliwalain si Boboy Fernandez dahil nga may kapansanan si Coach Freddie at hirap itong magsalita. Dito na pumapasok si Boboy para magbigay kay Manny Pacquiao ng malinaw na instruction sa napakaikling oras. Nasabi ko kanina mga Brad, ang lihim na iringan sa loob ng Team Pacquiao. Pagkatapos matalo ni Pacquiao sa Australianong si Jeff Horn, ay naihayag dito ni Coach Freddie na panahon na nga daw para magretiro ang Pinoy boxer. Ang opinion na ito ni Freddie Roach ay hindi naging maganda ang dating kay Pacquiao. Bagamat hindi naman sinabi ni Pacquiao na tinatanggal niya si Roach bilang trainer. Pero sa sumunod na laban ni Pacquiao kontra Lucas Matisi na ginanap sa Malaysia ay ang kanyang kaibigan na si Boboy Fernandez ang tumayong head trainer nito. Naging matagumpay naman ang unang sabak ni Fernandez sa pagiging head trainer dahil nagawang maka-score ng knockout ni Pacquiao kontra sa Argentinian boxer na si Lucas Matisi. Sa sumunod naman na laban ni Pacquiao kontra kay Adrian Broner na ginanap sa Amerika ay sinabi ni Pacquiao na hihingin niya ulit ang serbisyo ng Hall of Fame trainer na si Coach Freddie. Bagamat sinabi ni Pacquiao na makikipag-reunite siya sa longtime trainer, ay hayagan namang inamin ito kung bakit hindi na si Freddie Roach ang magiging head trainer nito. Ayon kay Pacquiao, ay concern lang daw siya kay Roach dahil nagkakaedad na rin nga daw ito. Nandiyan naman daw si Boboy Fernandez na marami na rin karanasan sa laban. Ang pinupunto lang dito ni Manny Pacquiao mga Brad na si Boboy Fernandez pa rin ang magiging head trainer ng Team Pacquiao. Hindi lingid sa marami na may silent war na nagaganap sa loob ng Pacquiao camp, partikular sa hanay ng mga trainer nito. Ilang minuto na lang bago mag-umpisa ang laban kay Yordenis Ugas habang nagwa-warm up si Pacquiao at pinapasuntok ni Boboy Fernandez sa mitts ay bigla umanong kinuha ni Coach Freddie ang punch mitt at ito na ang nag-warm up kay Pacquiao. Nagulat daw si Boboy sa pangyayaring ito. Kahit noong laban pa ni Pacquiao kay Turman, alam ng lahat na si Boboy Fernandez na ang head coach at trainer consultant naman si Freddie Roach. Pero pagdating sa gabi ng laban ay nasa labas ng corner si Boboy Fernandez.
humingi pa ng pabor si Boboy Fernandez kay Coach Freddy na kung pwede ay magsalitan sila sa loob ng ring. Pero ang sagot ni Roach na hindi daw ito maganda. Para kay Boboy Fernandez ay hindi niya ito matanggap dahil siya daw ang head trainer ng Team Pacquiao. Pero nagpaubaya na lang ito nang sa ganun na hindi na magkagulo pa. Bagamat naging matagumpay naman ang tambalan ni Pacquiao, Fernandez at Roach, pero kung kayo ang tatanungin, sino ang gusto niyong makita sa loob ng corner ni Manny Pacquiao kung sakaling lumaban pa ito? I-komento nyo na lamang ang inyong sagot at malugod kong babasahin yan. Hanggang sa muli mga brad, maraming salamat sa inyong panonood.